Hi, people of the Philippines and people of the world. Hit the button below. And you will be subscribing to the Boy Abunda Talk channel on YouTube. Let's keep talking. The 2022 Presidential One-on-One Interviews with Boy Abunda. Let's go to social media. Pero sa social media, Senador, ang pag-usapan natin ay cyber pornography. Noong 2021 year in review report, yung Pornhub, isang online adult video streaming website. Number one. Sabi dito, ang mga Pinoy spend 11 minutes and 30 seconds watching porn, making the Philippines number one over Japan and France. Ang aking tanong ay hypothetical. Nalaman at na-confirm mo, Senator Ping, na ang iyong menor de edad na anak ay addicted sa cyber porn. Bilang magulang, ano ang gagawin mo? At paano mo ito itatawid, itong kaalaman bilang magulang, sa pulisiya bilang presidente on the welfare and protection of children? Kung doon sa unang sitwasyon, ano, bilang magulang, ako, I will seek the help of expert, ano, psychiatrist. Kasi alam mo, di ba ang education system natin, ang basic, nagsisimula sa tahanan eh. Pero dahil nga sa katayuan at sa buhay, minsan wala yung tatay, wala yung nanay, nagtatrabaho, napababayaan yung mga bata. Ngayon, pag umabot sa ganun punto, dapat talaga, we seek the help of experts. Sila mas nakakaalam eh. Tayo, we can only give guidance as parents. Pero dapat, ipaubayan natin sa mga eksperto. Ngayon, sa malaki, larger picture, ganun din, dapat meron tayong ahensya ng gobyerno na nakatutok dito kasi hindi na biro-biro itong problema na number one nga yung Pornhub sa Pilipinas, ano? So, hindi ba dapat may alarm bell na ito sa ating mga otoridad na, hey, gumawa tayo ng paraan. Mag-pull tayo ng ating mga resources, kunin natin yung mga eksperto sa field, pag-aralan natin bakit ganito yung naging situation. Marami tuloy na mamolestya, marami tuloy mga kabataan na papariwara ang buhay. So, dapat proactive. Ang problema sa atin, sobra tayong reactive boy. Anong pa mang problema? Nandiyan na yung problema bago tayo tumutugon. Mas maganda talaga yung unahan natin. We learn from the mistakes sa ibang bansa. No? Balik tayo sa COVID, nanggaling sa ibang bansa. Omicron, nanggaling sa ibang bansa. Ba't hindi natin anticipate? Alam naman natin, ba't wala tayong ginagawa? Balik at balik tayo sa dapat yung leader proactive mag-isip. Hindi yung kung ano yung darating, saka mo lang tutugunan. Yun ang isang napakalaking pagkakamali ng ating mga leaders. Saan ang gagaling yan, Senator Lacson? You've been talking about being proactive. Yung mindset na yan. Sa iyong palagay, bakit tayo nag-aantay lang? Bakit tayo nag-aantay na dumating bago tayo umaksyon? Naging kultura na boy eh. Dahil nakagawian na. Naging cultural ito? Yes. Dapat baguhin natin yung mindset natin sa gobyerno man o sa pangkaraniwang naman. Well, diyan papasok na nga talaga yung intervention ng gobyerno. Na pag meron tayong nakitang potentially lalaking problema, tulad yung Pornhub, ba dapat ngayon meron tayong ginagawa? May ginagawa ba yung gobyerno patungkol sa binanggit mong istorya o yung statistika na yung Pornhub, number one? Alam natin lahat yan. May narinig ka bang move ang government to at least prevent para lalo mag-proliferate or ma-stop? Hanggang ngayon, wala boy. Yeah, that's part of social media. That's the internet. Pero puntahan ko muna yung first point mo, Senador. Yung, as a parent, ako'y kukonsulta sa expert. Yes. Easier said than done. May mga magulang, hindi lahat, pero may mga magulang, nahihiya, natatakot. What do you tell them? Well, dapat, bago lumaki yung problema, dapat tugunan na nila. Dito rin papasok yung mga intervention ng mga local government units, yung mga social workers. Hindi ba? Kasi wala, may disconnect between the government, whether ito'y local o national, at saka yung ating citizenry. Kasi nga over time, nawala yung respeto, boy. Nawala yung tiwala. Ng tao sa? Sa ating gobyerno. Yun ang dapat nating ibalik. Let's restore the trust
the respect of our people sa gobyerno. Without that trust, wala, ang laki ng disconnect, boy. Paano mo magigain yung trust? It cannot be demanded. It should be earned. Ipakita ng gobyerno that it can lead and live by example. Eh, sino yung nagre-representa ng gobyerno? Yung mga leaders sa pamumuno ng presidente mismo. Ang problema nga eh, kung anong dinatnan, nakalakaran, yun na rin ang tinutuloy. Wala nang gusto mag-isip. Mm-hmm. Ang leadership style that you subscribe to is? Strong-willed. Isa lang yung standard. Tapos, first and foremost, there's no substitute to this, boy. Mm-hmm. Leadership example. Sabi ko nga, boy, eh, paano ko napahinto yung cotton cups? Kasi alam nila hindi ako tumatanggap eh. Sabihin nila, eh, ikaw, milyon nga tinatagop pa sa wedding, kamay pagbabawalan mo tumanggap ng 100 pesos sa dan, susundin ba kita? Why was I successful in eliminating the cotton cups? Mm-hmm. Because they knew na pinaglabanan, diyan nga kami nagkaroon ng problema ni President Erap noon, di ba? Earlier on, May 1998, tanda-tanda ko yon, we were discussing in his residence. Ano? Hindi pa siya nakatake off. Legalizing. Hindi lang legalizing. Tolerate, because ang unang sinabi niya sa akin, ang laki ng utang na loob natin sa mga governors, mayors na tumulong sa atin, pagbigyan naman natin, wala siyang pagkukunan. Bangkarote ang mama nating gobyerno kay President Ramos. Yan lang pwede natin maitulong. Sabi ko, sir, ito exact words, eh? Presidente ka na, larong lupa yan, diyan ka sir madidiskrasya, sasabog tayo diyan. True enough, prophetic, boy. Saan ba nagsimula yung downfall? Well, I happen to have approached this problem. Talagang pinag-isipan namin mag-asawa ito. Kasi alam naman natin na we hear of these stories that you have read out. At kinausap namin yung mga anak namin. And to understand, so they understand that this is not normal. Maybe you'll find it entertaining, especially with all your hormones raging as a teenager. But this is not real life, and this is shows a you know for you to indulge in all of that shows a little bit of a lack of self worth. Because sa palagay mo, ay, pwede rin ako dyan. Pwede ko rin gawin yan. Ganyan pala ang tao. Ganyan ang ginagawa ng normal na tao. But, you know, what is being done while you're watching pornography is violence against whoever is involved. It's a form of violence. And that is why we want to be. We are lucky that we have been able to have that talk with our children when they were younger, and I hope that other people will take that example. Na kausapin ng ating mga kabataan, na sa para ipaliwanag, hindi naman talaga totoo yan. Pero pwede mo yun pagtatawanan ng kayo, tignan natin yan. That's okay, that's fine. Pero yung sasabihin mo, eto talaga, it's been normalized. That we have the same problem with violence. There's too much violence on people in games. People think that that's normal, that people go around shooting everybody. Or in the case of pornography, that people go around doing the things that they see in pornographic films. And so it really, again, is a social problem. And the parents have to be involved in this and in explaining that this is harmful. We have to, the parent, teachers are involved. All of the mentors of children have to tell them, have to explain to them that this is not the way we live. How will you put it into policy as president of the country? Oh, that is very, very difficult because that is something that is that really comes not from government. Government has very little control over what is put over the internet. But this is the internet and social media. Yes, that's right. The problem. That's the problem. You cannot stop the internet, and you cannot turn it off. Perhaps if you were China, but then because they've closed off all kinds of portals. But it's not something that the government can legislate. I don't believe that the government can legislate. It's a social problem that needs to be dealt with at a social level, at the familial level, at the teacher level. And also, we expose them to what we think are normal and what we think that they should emulate. And say, this is what, ito yung gagayahin ninyo. Ito yung mga magagaling, ito yung masisipag, ito yung mababait. Huwag yung mga kalukuhan na How much can government do?
Only so much, but you can make sure that, for example, that sex education classes are done properly in school, that it's taught in a way that young kids can understand. The other problem about pornography that is, for me, might be even a little more worrying, is the source of child pornography. We are always cited as one of the largest sources of child pornography. This for me is the most reprehensible crime that is possible to commit. It's maybe. What will you do with it? Dahil ito'y laganap ito, Senador. Ginagamit ang mga bata para pagkakitaan ng pera. Sinasaktan mo yung bata eh. It's the same thing as hitting a child. It's the same thing as hurt. Or even worse. Possibly even worse because yung bali ng buto, eh gumagaling yan. Pero pagka yung sinabak mo yung maliit na bata at ginamit mo for child pornography, ay hindi na mawawala sa pag-iisip nila yan. So this is a terrible, terrible problem. What would you do as president? Oh, habulin natin silang lahat. I'm sure that we have enough IT people, we have enough technical people who can find where all of this is coming from. There is also another root problem. Walang pinagkikitaan yung magulang. At kadalasan ang magulang involved sa ganitong klaseng negosyo. Yun ang pinakamalupit sa lahat. Nakikita natin yung mga nahuhuli, nandyan yung nanay. At alam nila yung nangyayari. Kaya siguro, if we're public servants, if we're leaders, tanong din natin, how did they get to that state na ibebenta nila yung anak nila para sa ganyang klaseng gawain? Ako number one bilang nanay. Bilang nanay, ang pinaka-priority ko, gumaling yung anak ko. Kasi sakit siya eh. Gumaling yung anak ko, sisiguraduhin ko na tatanda siya na hindi niya daladala yung trauma galing doon sa pinagdaanan niya. Pero bilang presidente, ang dami kong pwedeng gawin. Yung isang wala sa atin ngayon, boy, wala tayong batas na nagsiseek to make accountable etong mga social media sites. Ang gusto kong sabihin, kung anong ilalabas sa Facebook, kung anong ilalabas sa Twitter, kung anong ilalabas sa YouTube, whether porn yan, whether fake news, wala tayong control. So para sa akin, kailangan magkaroon tayo ng batas. Kinikriminalize natin. Pinipenalize natin yung mga social media sites for them to be accountable and to be responsible. Na hindi dapat to accessible sa mga tao na wala pa siyang kahandaan mag-process. And in this case, yung example mo, mga bata na na-addict, na nagiging addicted to that because it's accessible. So dapat maging accountable, dapat maging responsible yung mga social media sites. Sisiguraduhin nila na yung content accessible lang sa mga tao na kayang madigest yung content na yun. Pero may responsibility dito ang magulang. Merong responsibility ang magulang. Kaya nga, in the discussion about access to the sites. Kaya nga ako, boy, ang paniniwala ko talaga, lahat, hindi lang dito sa isyong ito, pero ang paniniwala ko talaga sa lahat na pinakasusi para maganda yung operationalization saka implementation ng mga policy, lagi talaga siyang pinagtutulungan ng mga community. Okay, I get that. Yung sinasabi niyo pong control, isn't that censorship? Hindi yung censor. Hindi I mean, you're talking about control, di ba? You're talking about control. Isn't that... Pero yung sa akin, hindi control, pero ginagawa mo silang accountable, na dapat sila ay sinisiguro nila na yung mga lalabas sa kanilang social media platform ay ang makaka-access nun yung mga tao na tama na yung mental saka psychological. Can that be legislated? Yes, it can. I mean, knowing... Actually, ito yung pinaglalaban ngayon ni Maria Ressa. Ito yung content na pinaglalaban niya after she won, even before she won the Nobel Peace Prize, na yung social media platforms have been abused in many varied ways already. In many countries... But you have to address the abuses because napakarami rin ng magandang nagawa ng social media at saka ng internet. Kaya abuse. Kasi dapat sana, di ba dapat sana yung social media maganda yung naidulot niya sa atin. Kasi
bigla na lang that the world has become so small, okay, na everything is in our grasp. Pero dapat kasi inaayos natin yung accountability ng mga tao sa mga organisasyon, sa mga negosyo na merong control sa content na nilalabas nila. That's why yung control sa content, to me, it's a bit, it's bordering on, doesn't it border on censorship? Pero sa akin kasi, Bon, doesn't that infringe into the freedom of It depends on speech? How the law will be passed. What the version of the law will be how passed. Would it be pero, in your administration? Pero sa akin, Boy Mas, sisiguraduhin ko na halimbawa, merong porn sa aking site, hindi siya accessible sa mga bata. So ako digital person, pero I'm sure there should be a way. Kasi ngayon naman, meron na mga apps, di ba? Meron na ngayon mga apps na yung mga magulang can control what their children can access. So it should be a collaboration between the social media platforms, the families, schools, pati yung pamahalaan. So it is very doable. It's doable within a certain period of time. Pero ngayon pag tiningnan mo kasi, VP, ang social media ecosystem, where would you start? Saka hindi siya static. Okay. Diba, yung social media of 10 years ago is so different from the social media today. So dapat talaga, Boy, yung batas ay hindi din static. Dapat sinasabayan niya yung demands of the time. Pero ang klaro dapat sa isip ng mga legislators na ang pinaka-primary purpose is the protection of the people. Especially children. Especially. Okay. Well, as a parent, you always talk to your children and be reasonable to them. And try to explain them the gravity of the situation, especially kung minor de edad, no? That is the job of being a parent to your children. Wala namang perpektong magulang, wala namang perpektong pamilya, but at the very least that you can do is really talk and try to be sensible to your children. But as a leader, alam mo, Tito, mapalad ako nakapag-aral-aral ako kung saan-saan. Ako, nababahala na more than the porn, no? More than the porn, another problem with us is yung masyado ng palasak yung social media. Abuse, no? Words, sinasabi mo nga ngayon, pati social media ginagamit na as porn site. I'll teach them a very good lesson. This social media company, I'll make them responsible because nagiging outlet yung kanilang mga sites. I'll make them responsible that all those accounts must be real. Alam mo, may plano talaga akong ganyan na papapanagutin natin yung mga pinagbabaliwala lamang ng mga social media companies na to. It destroys our country. It destroys society. It destroyed already a country and countries because of this pagbabaliwala. Now, and technically, I'll block their IP address. I'll make the ICT as a powerful agency to go after to this corporation, to go after to this website, and so on and so on. Then, I'll start talking to, for example, let's just say GCash, PayMaya, FinTech, or even credit cards, banking system. Kasi para naman mapanood mo yan, kailangan mo magbayad. So there are so many things that we can do technically. We'll go after them because I do believe it's an issue. An issue to a person, an issue to a family. And it has to be addressed by the state. Okay, I heard you. But you're aware na ang isang 12-year-old child can actually get into an app by faking accounts. All the requirements. Yes. Doon yung sinasabi mo na... Oh, go ahead. Yeah, yun yung sinasabi ko na dapat pag kumukuha ng account, no? Pag naggagawa ng account, let's just say para sa mga manonood natin, pinakamadali na siguro. Pag kukuha ka ng Facebook account, you have to submit the data to prove that you are Boy Abunda, picture of Boy Abunda, data of Boy Abunda being submitted before you created an account. Hindi yung 5-5 email lang, 5-5 cellphone numbers lang, pwede ka na magkaroon ng account. You give this to the platform. Of course, you have to agree. Platform. You have to agree. Uh-huh. Hindi ka naman nila pipilitin na to sign up.
Nung sinasabi mong, I will hold these platforms responsible, yes, ginagawa yun ng maraming bayan, di ba? Nakita natin si Zuckerberg, for example, in the U.S. U.S., congressional, I saw it. Yes. Okay. Yeah, how do you do that in the Philippines para makipag-usap at makipagharapan sa'yo? Eh, pagka hindi nila ginawa, di block ko IP address nila. Okay. Wala na silang negosyo sa Pilipinas. Diba? I hindi love... kaya magalit sa yung tao? Well, hindi naman to Mr. and Mrs. Congeniality. Okay. Leadership is all about protecting your people. Proteksyonan mo, mamamaya mo. Unahin mo, tao mo. Yun na sasakupan mo. That's how you define yourself. There are things on what you call, madalas mo kung marinig dito, maasim man na suka, kailangan mong inumin. Ganun ang pagiging leader. Kaya ka inilalagay para pamahalaanan mo ang tao. But isn't that a bit too extreme? Ito ang problema na maliit. Eh, alam din natin lahat ang magagandang bagay na dulot ng social media. Well, it create jobs. Kung wala ka namang masamang intensyon, kung wala ka namang masamang balak, nothing to worry. Diba? For example, Boy Abunda, check. Blue. Isko Moreno, blue. Confirm account. You cannot just, eto, Tito Boy, bago maubos yung oras. What if I created a Boy Abunda account and I posted something there? Mm-hmm. Can you be held liable? It's not you. See, that's the problem. So it creates more problem than benefits. And we know for a fact, it destroyed a country already at some portion of this world. There is actually a fake Boy Abunda account. See? I've written to Facebook to complain many times over. Walang ginawa. Exactly. Sino tatakbuhan mo? Ang leader, ang estado, ang bansang kinabibilangan mo. Dapat katabi. Alam mo, Boy, isa yan sa mga sinusulong namin doon, yung pagsugpo ng mga ganyang pornography. Dapat kontrolin ng ating gobyerno yung signal natin, yung internet signal natin, yung lahat ng technology. Dapat control ng gobyerno para hindi maabuso. Ngayon, naabuso at pati mga bata nakakapanood. Dapat hindi makapanood ang mga bata. Is that doable, Senator Manny? Doable po. Nagagawa po sa ibang bansa yan. Bakit hindi sa atin hindi? Hindi ba yan censorship, halimbawa? Hindi naman po. Kailangan lang talaga natin na imamanage natin ang gusto na hindi ang mga bata makapanood ng mga ganyang... Pero, can you explain that? Paano? Dahil minsan, may mga nag-o-open ng account sa social media, nalalaman na lamang natin 10 years old, ang kanyang edad na inilalagay doon ay 40 years old. How do you actually yung manage kasi, problems yung, like yung that? Iba kasi, hahanapan ka ng ID. Yung tunay mong ID. Hahanapan ka ng ID mo para makapag-register ka, para makapanood ka, maka-open ka. Hindi yung sasabihin mo lang doon, tsaka maniwala na sila. Kailangan may ID. Na valid ID. Pero hindi ba, Senator Manny, yung ID na invento rin? Halimbawa, hiningan ka ng site ng ID, magpresent ka ng ID na ikay 30 high years. High-tech na kasi ngayon ang technology. So, makukonfirm yan by confirming that ID kung totoo yan o hindi. Okay. Senator Manny, nalaman mo hypothetically na isa sa mga anak mong minor de edad ay na-addict. Hindi ko matanggap yun. Hindi mo matanggap. Anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Hypothetical lang, halimbawa lamang. Nalaman mo at na-confirm mo. Talagang susugpuin ko yung... How will you do it sa iyong anak? Pangaralan ko siya. Eh, alam mo, ang mga kabataan ngayon, hindi mo kailangan sigawan o pagalitan, kausapin. Dapat ganun talaga kausapin at ito yung masama. Masama yung ginagawa na yan. Pangaralan natin. Yung mga anak ko, hindi na nakarinig sa akin ng nagalit ako, ganun. Kinakausap ko lang yan sila. Eh, napalaki ko silang mababait na mga anak. Masunurin sa magulang, mabait. Kasi kinakausap ko lang, sabi ko, oh, hintayin mo pa ba na magalit ako sa inyo? Hintayin nyo pa ba yan na mamalo ako sa inyo? Huwag naman tayong dumating sa ganon. Kasi gusto ko sa inyo, sumunod ka. Kasi yung gusto nyo naman na ikabubuti sa inyo, bakit hindi? Gusto ko masaya kayo. Pero kung ikasama yan sa inyo, maniwala ka sa amin dahil makikasama sa inyo yan. Senator Manny, bakit ang reaction mo, hindi ko matatanggap yon? Saan ang galing yung reaction mong yon? Ay, karamihan po dyan, dyan ang mga bata nagre-rebuild sa mga magulang. Dyan ang, kumbaga, may sarili na silang lumalaban sa mga magulang. Ang magulang, importante yan. Wala ka rito sa mundo kung wala yung mga magulang mo. How do you make sure na alam mo ang mga ginagawa ng iyong mga anak? Tinuturuan ko palagi. Lalo na sa social media.
sa social media. Lalo na sa do you supervise? Nagre-report ba ang iyong mga anak kung ano ang kanilang mga activities sa social media? May time lang kami na pwede kayong gumamit ng social media. Meron. Kailan? May time lang. Palimba, school day ngayon, so ilang may oras lang na pwede kayong gumamit ng social media, ganyan, pero hindi doon sa mga ibang website na yan. Ano lang, yung mga makatulong lang sa inyo. Halimbawa lamang nalaman mo nga, hypothetical na isa sa iyong mga anak ay addicted to porn, dadalhin mo ba sa isang expert? Dadalhin mo ba sa doktor, halimbawa? Papayuhan ko muna siya na una-una, in-encourage ko naman sila magbasa ng Bible, and then may Panginoon, eto gumawa ng mabuti, ganyan, masama yan, dadalhin ko sila sa tama. So, kakausapin mo muna, you will not resort to going to psychologist o di kaya psychiatrist. Hindi muna yon. Hindi muna. Basta makaaya mo. Kasi bakit? Kaya nga magulang ka eh. Kaya magulang ka hanggat kaya mo. Ano mo muna? Alam mo na yung una-una, yung spiritual advice, tamang direksyon, ganon. Counseling muna. Gaano kahalaga yung mga peers, yung mga kaibigan ng iyong mga anak? Iba kasi ako, boy, ako nga isa ngayon, nagbi-marriage counseling ako. Kasi, siyempre, experience ko sa buhay. You know my experience in life. Dami kong experience sa buhay. So ngayon, dahil nagbago na ako, talagang nagbi-marriage counseling ako, yung kahalagahan ng isang pamilya, kahalagahan ng relationship natin sa Panginoon. At yan ang nauuna? Yes. Parati mong sinasabi niya at naririnig natin. Okay. Pero nakakatuwa lamang na napakaganda ng iyong relasyon, sir. Senator Ping, let's go to abortion. Pero specifically, rape-related abortion. Ito yung data mula sa Philippine Safe Abortion Advocacy Network at Gender Rights Incorporated. One Filipina woman and girl is raped every 75 minutes. About one in every 8 Filipino women who resorts to abortion is a rape survivor. 70 women induce abortion every hour. Complications from unsafe abortion is one of the 5 leading causes of maternal death and a leading cause of hospitalization in the Philippines. Katanungan namin, Senator Ping, kung ikaw ang magiging presidente ng Pilipinas, do you think it is time to enact a law on abortion that would allow pregnant rape victims the choice of legal and safe abortion? Boy, I'll be honest, ano? I don't think I'm prepared to answer that, ano? Kasi lacking ako ng data. Okay. Kailangan malaman natin, ano yung far-reaching implication, no, doon sa babaeng na-rape at hindi pwede magpa-abort? Ano yung naging consequence, long-term, ha? Hindi lang yung short-term. Okay. Kailangan pag-aralan natin ito base sa mga datos na available. Kailangan pag-aralan na ito base sa mga pakipag-ugnayang pagkonsulta sa mga eksperto, mga psychologists, at kung sino-sino pa. Kaya ang sagot ko nga, initially, I don't think I'm prepared to make a decision even as we speak now, yung tungkol sa bagay na yan. Kwentuhan lang natin. Kasi ngayon sa ating bayan, wala tayong batas on abortion, but there's such a thing as therapeutic abortion, meaning na ang mga doktor, halimbawa, doctors are in the process of delivering a baby, at na nasa peligro ang buhay ng nanay, to save the mother's life, at ang unfortunate happenstance is fetal abortion, ay hindi ito kausa para i-prosecute ang mga doctors. That's what we have today. Okay. Wala tayong formal na batas, pero ito'y yung therapeutic abortion. Pero let's go personal, Senator. Rape victim, nabuntis dahil sa tatay. Dahil sa, there was a story, isang doktor, siya'y pinaaral ng isang sponsor, nirape siya. A woman with dwarfism ay nabuntis. May mga bata, 12 years old, nabubuntis dahil ginahasa ng kapitbahay. On the personal level, let's not go policy. Yeah. On the personal level, ano sa palagay mo ang gagawin mo? Sa personal level, sa tingin ko, wag i-abort. Pero mag-interview ng government kung paano mapapalaki yung bata at paano mawawala yung trauma do sa nanay. Maybe with some government intervention na choice ng bata kung gusto niyang akuin yung kanyang anak or
ipaubaya sa isang social services sa institusyon, ano, na kung saan lalaki na matino ang bata pero wala sa kargo ng kanyang magulang. I think they should be initially on a personal level because, you know, bago aralin nga ng mga experts na sinasabi yes, mo. Yes, yes. Pero dapat, initially, yun ang aking, sabihin nating instinctive na response sa tanong mo, Boy. Ano? Oo. Dahil sa akin, ang bottom line, an unborn child, buhay pa rin yan eh, di ba? Tumitibok na yan eh. No matter the consequences or no matter the circumstances behind yung pagka, bakit nabuo yung bata na yun, eh dapat yun ang tingnan natin. Yun ang pinaka-bottom line sa akin. Okay. But then, there's so many, maraming mga scenarios na pwede nating, sabi mo nga, yung choice between the life of the mother and the child. Sa akin, ang response ko doon, it should be their choice. Kasi kung gusto nila iligtas yung, maraming ganyan situation, Boy, ang pinapipili yung pamilya mismo, sinong gustong iligtas? Kasi definitely, mamamatay yung isa sa kanila. Ang nanay o ang bata? Ang bata. Sa akin, ibigay yung choice sa pamilya. Kasi kanilang choice yon. Kung sino yung ililigtas, kung sino yung... Itong opinion na ito, Senador, may kinalaman ba ito sa iyong relihiyon? Sa ating relihiyon? Sa aking sa ina. Faith. Sa aking ina. Mm-mm. Na talaga napaka-reliyosa. Na natatandaan ko, akay-akay kami magkakapatid. Basta't linggo without fail, pupunta kami sa simbahan doon sa Imus. Okay. Ito yung napapag-usa na napakagandang simbahan. Ito'y napapag-usapan lamang. Globally kasi, ay iba't iba ang pamantayan. May mga bayan na... request lamang ng babae, pwede ang abortion. Meron naman extreme cases ay pinapayagan. Iba-iba. Iba-iba ang debate na doon. Alam mo naman siguro, Senador, halimbawa sa Amerika, pag Democrat ka, alam mo yung pro-choice. Yeah. Sa kabila naman ay pro-life. So, siguro maaari ito pag ikay naging presidente ay aralin. Kung ano ang pananaw, the best, you know, opinions, ideas from countries around the world. Estados Unidos nga lang, iba-ibang states, iba-iba yung batas nila tungkol sa abortion eh. Narinig ko na sa ibang bansa, depende kung gaano, ilang buwan, isang trimester, yeah. may mga ganon, na kinukonsidera nila na may buhay na. So, iba-iba, there are peculiarities, I think, which are also culture-based. Oo. Pero okay. Bottom line, ang yung stand, Senador, ay? Yung buhay na unborn child, buhay yun eh, Boy. Oo. Kaya lang, napakaraming ang mga variations na dapat pag-aralan natin. Okay. Yes, I think for very severe cases, like you say, the majority of cases are rape victims. And I think that if it can be shown that they were raped and it was not consensual sex and that got them pregnant, then they should have the choice to abort or not. The other is incest, perhaps. If the mother, who is usually quite young, is not capable of has mental deficiencies or is just not capable emotionally or mentally capable to take care of a child, to have a child, maybe that those are the cases where we can say that abortion might be justified. But still, for me, the bottom line is, I, when it comes to the subject of abortion, it is a woman's decision, because it is her body. Meron din yan, meron din mga unusual cases ng nare-rape, pero they keep the child and they raise them as their own. Again, they must be given that choice. And the women, I think, all the women in my life. Always, when we talk about this subject, when we talk about the border, say, it's my body. I should decide, and I subscribe to that notion, and I think that's correct. But so that we do not go and get stuck in the moral issues of playing God, etc., or when life begins. All of those debates that have been happening around the world, coming to abortion. To avoid all of that, we can make it very distinct and say rape victims, victims of incest. If the mother's life health is in danger, if they take the pregnancy to full term, maybe that will be another possibility. But beyond that, I don't think we need to do more than that when it comes Senator to abortion. Bombong. This is totally against the position of the Catholic Church. Mm-hmm. Tayo'y
80% or more Catholics in this country. At ang sinasabi ng ating relihiyon ay walang conditions. Abortion is not allowed. It is killing an innocent human being inside the womb of a mother. What do you say to that argument? Well, I cannot argue theology. All I argue is what the statistics that you have given me. 60,000 people, 60,000 are hospitalized. Is that the figure? Yeah. Because of botched abortions. How many women die? That's more what I'm. And that's a more important consideration to you than religion. If you're a public administrator, that should be the concern. Is this death rate so high? And we can do in one fell swoop. Maybe we can avoid a large percentage of that. We should do it. Kasi maraming mga kwento. Halimbawa, I read a story about a woman na mayroong dwarfism na hindi kaya manganak. Meron naman isang doktor na pinaaral yung kanyang nagpaaral sa kanya. She was raped. There are incestuous rapes. So, ang kasi ang inaallow dito sa Pilipinas ay yung tinatawag na therapeutic abortion. Na halimbawa, ang mga doktor ay nariyan at if you are choosing between the life of the mother to save the mother, you are allowed to do it. Yun ang aking pagkakaunawa. That's right. So, in severe cases, katulad nung sa mga minention ko, you are okay with abortion. Almost certainly, because we want to save the lives of people. We want to save the lives of women. And that's what, in effect, we will be doing if we allow these critical cases to avail of that therapeutic abortion that you mentioned. Again, as a public administrator and as a public servant, what you are looking to is to avoid all of these tragedies. Every single one of these statistics that you have read is a tragedy in itself. It affects the woman involved. It affects the entire family. Generally, it affects the community. It affects them for the rest of their lives. Senator Bongbong, walang batas dito sa Pilipinas na naglalaman ng iyong mga sinasabi. As president, would you initiate a law that clarifies your position on abortion? Well, if the Congress will pass a law, and that is the will of the people, and people, the majority of the Congress as representing the general populace, if it is their will that we have that, then I will be very honest with you, boy. This is a topic that I'm very conflicted about. Because of the data that you have mentioned, I was a member of an NGO na talagang tinutulak yung pag-decriminalize ng abortion para na iiwasan yung unsafe na mga ginagawa. Pero the reason why I'm so conflicted about it, kasi ako, my faith teaches me na bawal talaga yung magpatay. Ang inaallow lang sa atin, boy, na parang yung legal abortion, kung endangered yung life ng mother. Kung endangered yung life ng mother ay inaallow in very rare instances. And I think that should continue. Pero having said that, ako, kontra ako sa abortion. Pero sa akin, bukas akong pag-usapan yung decriminalization ng abortion. I would like to listen to more people about it. I've listened to so much already. Pero it is something that we should... mahirap yung balancing act eh. Kasi pag nakita natin yung ipinaglalaban ng mga sumusulong sa decriminalization ng abortion, meron naman silang dahilan. Kasi pagbawal kasi nagiging underground siya eh. And pag naging underground siya, mas unsafe. Di ba mas unsafe kasi dahil hindi mo pinapayag, marami yung nagre-resort sa mas mga practices na hindi talaga siya medically safe. So sa akin, while I'm open to discussing decriminalizing abortion, if you ask me now if I am for or against it, I'm against abortion. Okay, pero may nasabi ka kanina na in certain instances, VP, na pag nasa danger ang buhay ng nanay, It is allowed. Can you expound on it? Pag nasa danger kasi yung buhay ng nanay,
ang practice talaga, boy, ang pinakauna, sinasave talaga yung nanay. And I think that should continue. But doesn't that go against what the church says? Dahil ang church walang buts at walang ifs eh. Ang simbahan sinasabi, abortion, hindi. Pero sa akin... Because you mentioned faith, VP. Kaya nga sinasabi ko na contentious siya eh. Contentious siya kasi if you're involved in the day-to-day, like I was when I was still a practicing alternative lawyer, you come across so many victims of rape, you come across so many unsafe pregnancies. Okay. Lalo na, boy, kasi kadalasan yung biktima ng rape, mga minors. Mm-hmm. And talagang pag minor nagbuntis ay talagang laging questionable yung safety nung nagbubuntis. Dahil ang katawan ng minor ay hindi pang nanay pa. Ano talaga? In fact, we're doing a program with UNDP on teenage pregnancies. And ako, I would have to admit, I'm conflicted. My faith tells me that abortion is not to be allowed. Ako, have you had discussions with priests? Yes. With yes. Your counselors? A lot of discussions already. Okay. And, so you have you've expressed your views that in as much as you are against abortion, you're conflicted and I'm conflicted. Your work in progress. Totoo. Kaya nga sinasabi ko, boy, I'm open to more discussions about it. Kasi ako ang paniniwala ko masama siya. Pero yung realities kasi and the lessons from other countries also. Kaya ako, I know of a lot of friends from the NGO community who are really pushing for decriminalization VP, of abortion. VP, meron nga mga kwento. Isang doktor na nagbuntis dahil nirape siya ng nagpaaral sa kanya. May isang babae na may dwarfism na buntis because unsafe din ang kanyang abortion. Maraming mga kwentong ganun. At saka kung babalikan natin yung statistika na may kinalaman sa mga bansa na dati, mga Katoliko, I mean the Catholic countries, Brazil, kung sa taga-saan ang ating Santo Papa, mm-hmm. at marami pang mabayan ay bukas na on certain conditions. Meron nga mga bayan na upon request of the woman, ay pwede ang abortion. Doon naman ako, boy. Hindi ka pwede doon? Hindi ako pwede doon. Because that's arbitrary. Ako, klaro yun sa akin. Uh-oh. Klaro yun sa akin. Kasi para sa akin, yung pagbubuntis is a responsibility. Pero hindi ba pagpapahalaga yan doon sa babae, doon sa, that's women's rights, you know? Totoo. And talaga yung women's rights advocates, boy, talagang merong mga diskusyon about this. Pero sa akin kasi, boy, napaka-klaro sa akin nun eh. No, life is life to me. Same thing that I applied to criminals. Due process of law will be observed. Equal opportunity, equal chance, and you know the same thing when I value those lives are suspected criminals, yung karapatang pantao nila na maipaliwanag ang sarili nila, the same manner applied to any life. I don't like taking life, so ayoko ng abortion, but I am pro-choice in terms of other things like kung ano yung mga accessible na pwedeng ibigay ng estado para sa family planning. But when there is life already, nobody should take it away. Kasi ipinagkaloob ng Diyos yun. Oh, that's my personal opinion. Pinagkaloob ng Diyos, pero the situation is, ginahasa ang batang ito, ang babaeng ito, nagbubuntis ng isang bata na unwanted. Does that still fall into your reasoning yes. na yan ay bawal? Dahil yung bata na yun na sinapupunan ng nanay, walang kakayanan, ipagtanggol lang sarili niya. Buhay na yun eh. Life na yun eh. Pero mayroon kong choice ng nanay? No, hindi lang yun para sa kanya. Buhay din yun nasa tiyan niya. There is a life inside the womb. Life is life. Only God can take it away. Not human being. Dadagdagan ko pa ito ng certain points. Tatay ang nakabuntis sa anak. O di kaya there was a story about a doctor na nabuntis ng nagpaaral sa kanya, ang kanyang guardian. Kahit sa mga pagkakataong ganito. Hindi maganda ang social status, hindi maganda ang social impression, for whatever impression o ano man ang sasabihin ng ibang tao. It may have a bad
effects sa society, sa katatayuan ng ina o ng bata. But life is life. Bawat buhay mahalaga. Ang buhay ng mahirap, buhay ng middle class, buhay ng mayaman, pare-pareho ang mahalaga. The same manner, yung walang kamalay-malay na bata sa sinapupunan ng ina, paano man siya na-conceive? In a bad way or in a good way? Life is life. Mayor, paano naman yung karapatan ng merong malay na ina that's na what, ayaw niyang magkaanak? Tama naman yon. Pero di ba, yun yung buhay natin. Hindi ko ginusto maging basurero. Hindi ko ginusto kumain ng tira ng tao. Ba't yun ang pinagkaloob sa akin ng tadhana? Ipinilit kong magsigasig. Ipinilit kong ibangon ang sarili ko. Pinilit kong pagbutihin ang sarili ko ng makilala ko ng lipunan, ng maayos na tao. Meron akong kalungkutan sa buhay ng mga nagdaan. Pero hindi ako pwede mamuhay na lamang sa mga nagdaan para sa aking kinabukasan. Life must go on. We must face these challenges. We must. And that's where the church, the state, the family come in. Mayor, but support. That's a different story. Yeah. Oo. Nung ako'y naghirap, we made certain choices. Yeah. But in a situation where, halimbawa, ang tatay ng iyong ipinagbubuntis ay ang sarili mong ama. Napakasaklap. At hindi mo maatim na magkaroon ng anak sa iyong ama. Wala ka bang choice bilang babae, bilang tao? Tito Boy, masaklap yun. Naaawa ko sa ganung sitwasyon. Pero hindi ako Diyos para kumuha ng buhay ng tao. Diyos ang nagbigay ng buhay. Diyos lamang ang pwedeng kumuha nito. But you're aware, Mayor, that there's such a thing as therapeutic abortion dito sa Pilipinas. Has nothing to do with... If there is therapeutic abortion that are existing, that is a therapeutic way of dealing and helping the mother with the unwanted children. Mm-hmm. Di ba? Mayroon namang isang way. There is always two sides of the coin. It's hard, Tito Boy. Don't get me wrong. Mahirap na katatayuan yun ng isang ina na nangyari sa kanya yung ganoon. Pero, we must go on. We must fight. We must help as a state okay. And as a family. Okay. Ang sinasabi ko lamang sa therapeutic abortion ay isang pagkakataon kung saan pinipili ang buhay ng ina. I think medically, hindi rin ako sigurado dito, in a situation where endangered ang buhay ng ina. That I don't know. I think that's medical, no? But this, as a matter of rule, as a matter of principle, life is life. Every life must be saved. Ito'y may kinalaman sa iyong religion. May kinalaman sa iyong faith. Takot ako kay Jesus. I'm against the abortion, Boy. At alam naman natin yan, ayaw natin ng abortion. Wala namang kasalanan yung bata na ibuntis siya tapos ipanganak dahil siya galing. So, wag naman maapektuhan yung bata sa mga nangyayari. Kumbaga sa ano, may healing pa naman eh. May pagbabago pa mangyayari at i-counseling yung na-rape na hindi pa naman tapos ang lahat. Na may pag-asa pang magbago ang lahat, mag-normalize lahat, maintindihan ang lahat na nangyari sa'yo yan. Alang man ang gagawin natin, kung ibabalik lang natin, hindi natin ma-prevent natin yung ma-rape ka. So, advice natin na hindi naman mapunta sa abortion dahil yan po ay masama. Sister Manny, imagine that you're talking to a girl na ginahasa. Meron ang kwento, may isang doktor, tapos ang gumahasa sa kanya ay yung nagpaaral sa kanya. Meron pang mga cases na ang nanggagahasa ay magulang o di kaya'y kapatid, incestuous rape. Halimbawa kay kumakausap sa isang batang ayaw niyang ipagbuntis dahil ginahasa siya ng kanyang tatay, ginahasa siya ng kanyang guardian. I know you said we will convince them, but how exactly are you going to do it? Hindi nila maintindihan basta kagagahasa pa lang. Kumbaga hindi nila maano yan kasi sariwa pa sa ang sugat. Pagalingin mo muna yung sugat and then doon mo ma-realize na ipaintindi sa kanila na... How long is that? Sa iyong karanasan sa pag-counsel center? Siguro ilang buwan, few months, and then mahihil yung sugat na yan at maintindihan lang mabuti. Kailangan lang tamang
guidance, counseling sa isang bata. Halimbawa, hypothetical, sinabi pa rin ng batang babae na ang choice ko ay ayokong iluwal ang batang ito dahil produkto ito ng panggagahasa. It was against my will. How do you actually answer that? Yun ang gusto kong marinig. Ito naman kasi, katulad ng sinasabi natin na counseling natin sila, pangalagaan natin sila, gawin natin ang lahat natin makakaya. Pero kung ano yung desisyon niya, hindi natin siya mapipil. Pero bawal yan. Bawal yung abortion. Pero sa iyong paniniwala, I understand that. Pero yung counseling at suportahan natin siya, can you be more specific, Senator Manny? Paano yung, ano ang tamang salita? Ano ang mga tamang proseso na ginagawa dito sa mga batang ito? Yung counseling kasi, boy, hindi lamang sa Word of God ang i-share mo sa kanya. Yung ipapakita mo na ito pa yung kinabukasan mo na harapin. Ito yung kinabukasan mo na maganda, may maganda pang kinabukasan. Itong bata, baka yung bata na ipapanganak mo, yan pa ang isa sa mga maging inspirasyon sa lahat ng mga tao pagdating ng panahon. Eh, maturuan lang ng gusto, ganyan, matuwid mo pa yung buhay mo. Hindi pa nagtatapos ang ating kinabukasan natin dito. Marami pang mahaba pang kinabukasan hanggat buhay pa tayo. Doon sa debate, Senator Manny, between the choice of the woman and the baby, ang sinasabi mo ay walang debate, walang kinalaman ang bata. Ibig sabihin, mas importante yung buhay ng bata kesa doon sa choice ng nanay? Hindi. Intindihin niya yung ang bata, ang buhay ng bata. Kasi yung bata, nabuo yan dahil sa galit. May part ka rin dyan. Kahit rape? Kahit may part ka rin dyan. Okay. May part ka rin dyan na sa bata na nabuo. Hindi mabubuo yan kung sa lalaki lang eh. Mayroon ka rin dyan. So, pero pinilit ka, Senator Manny. Yes. Ginahasa ka eh. Pinilit ka, pero ang ibig ko sabihin, pwede pa maghilom. Pag masugatan tayo, di ba maghihiloman? Mm-hmm. Gumagaling. Okay. So, maghihilom, and then you will understand that the child has the right to life. Yun ang yung sinasabi. Yes, yes. Dito sa ating bansa, meron tayong tinatawag actually na therapeutic abortion. Na halimbawa, kung ang buhay ng nanay naman, this is not rape actually, but kung ang buhay naman ng nanay ang nasa peligro, ay may tinatawag na therapeutic abortion na ang nagiging yung bata. I mean, how does that sound to you? Yung maging abortion na... Hindi, yung halimbawa, yung ang nanay ay ikamamatay ng nanay ang panganganak. O di... Mag-isip ka, magandang tanong yan. Pag-isipan mo, dadawa kung mamamatay yung nanay, kung wala kang choice, nasa yun kung mag-desisyon ka. Okay. Kasi may... Hi, people of the Philippines and people of the world. Hit the button below. And you will be subscribing to the Boy Abunda Talk channel on YouTube. Let's keep talking.